Hi everyone! Welcome back to my channel. Unang-una, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking uploads linggo-linggo. Tulad ng aking ipinangako, ang ating lesson para sa araw na ito ay karugtong ng ating Filipino grammar lessons noong nakaraang linggo. Kumusta ang pop quiz? Kayang-kaya ba? Sigurado akong kakayanin nyo rin ang leksyon natin sa araw na ito. Napag-aralan na natin ito nung tayo'y mga bata pa lamang, pero maaaring nabaon na sa ating alaala, kaya subukan nating balik-balikan. Napansin nyo ba yung mga salitang nilagyan ko ng graphics? May ibang mga salita dito, may gitling, at meron namang wala. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ano ang wastong paggamit ng gitling? Gitling ang salitang Filipino para sa hyphen. Maraming iba't ibang paraan ng paggamit ng gitling. Medyo tricky at nakalilito ang mga panuntunan pagdating sa gitling. Nagbabago kasi ito sa pagdaan ng panahon. Kahit nga sa wikang Ingles, may mga salita na dating nilalagyan ng dash, pero ngayon acceptable na rin kahit wala. Halimbawa, nung bata ako, natatandaan ko, kapag sinusulat namin yung vice president, nilalagyan pa namin siya ng dash sa gitna, vice dash president. Pero ngayon, acceptable na kahit walang dash sa gitna ang vice president. Ang wikang Filipino, nagbabago rin sa pagdaan ng panahon. Pero tulad na lagi kong sinasabi, maganda na rin malaman natin ang mga panuntunan para madagdagan ang ating kaalaman. Handa na ba kayo? O simulan natin sa medyo obvious. Lesson number one, numbers and sounds. Naglalagay ng gitling kapag nagsusulat tayo ng numero sa mga petsa o kaya sa oras. Halimbawa, ika-8 ng umaga or ika-100 anibersaryo. Pero kapag in-spell out mo na yung numero, hindi mo na kailangan lagyan ng gitling sa gitna. Para bang ika-8 ng umaga at ika-100 anibersaryo. Gumagamit din ng gitling para sa mga salitang naglalarawan o nakabatay sa tunog o yung kung tawagin ba onomatopoeia sa wikang Ingles. Ano ang halimbawa ng onomatopoeia? Ratatatatat! Ding-dong! O kaya tik-tok, tik-tok. Uy, guys, pero kung yung app na TikTok ang ibig sabihin ninyo, huwag niyong lalagyan ng gitling sa gitna, ha? O, dun na tayo sa medyo mas komplikado. Lesson number 2, umuulit na salita. Naglalagay ng gitling kapag umuulit ang salita. Take note, salita lang, ha? Halimbawa, araw-araw, gabi-gabi, o di kaya pabalik-balik, balu-baluktot, or nagkawasak-wasak. Mapapansin ninyo sa mga salitang ito na naglalagay ng dash kapag inuulit yung root word ng salita. In this case, balik, baluktot, at wasak. Pero tandaan, naglalagay lang ng gitling kapag inuulit ang isang salita. Huwag kang maglalagay ng gitling sa gitna ng alaala, gamugamo, at paro-paro. Kasi wala namang salitang ala at wala rin salitang gamo, wala rin paro. Gets nyo? Lesson number 3, the preposition de. Ang paglalagay ng preposition na de ay natutuhan natin mula sa mga Espanyol. Ang ibig sabihin ng de sa wikang Ingles ay of, by, or from. Ginagamit ito kapag gusto nating ilarawan ng isang bagay. Saan ito gawa o paano ito ginagamit? Halimbawa, de color, de cajon, de lata, at de bola, as in queso de bola. Karaniwang nilalagyan ng gitling kapag may preposition na de ang isang salita. Lesson number 4, para ihiwalay ang patinig o vowel. Ginagamit din ng gitling kapag gusto nating paghiwalayin ang isang syllable na nagtatapos sa consonant or katinig at isang salita na nagsisimula naman sa patinig or vowel. Nakakalito ba? Usually ginagamit ito sa mga syllables na nag, pag, mag, may. Pansinin ninyo, yung huling letter ng mga syllables na ito ay nagtatapos sa isang consonant. So, kapag ang susunod nitong salita ay nagsisimula naman sa vowel, lagyan mo ng gitling sa gitna. Mas madali atang maiintindihan kapag meron akong halimbawa. Halimbawa, mag-isa, may-ari, mag-aral, nag-ingay, at pag-asa. Nagtatapos sa consonant ang syllable na mag, at dahil sa vowel naman nagsisimula ang salitang isa, lalagyan mo ng gitling sa gitna ang mag-isa. Pero depende yan sa gusto mong sabihin, ha.
Kapag may gitling o wala ang isang salita, nagbabago rin ang kahulugan nito. Halimbawa, mag-isa at mag-isa na walang dash sa gitna. Kapag ang gusto mong sabihin ay alone or walang kasama, gamitin mo mag-isa. Pero kung gusto mong sabihin mag-isa, as in naluto sa mantika, huwag mong lagyan ng gitling para bang iwasang mag-isa sa sarili mong mantika. O isa pang halimbawa, Pangulo, kung ang gusto mong sabihin ay presidente, huwag mong lagyan ng gitling sa gitna ang pang-ulo. Sabihin mo, Pangulo. Pero kung ang gusto mong sabihin ay isang gamit na ginagamit para sa ulo, lagyan mo ng dash sa gitna. Pang-ulo. Uy, ginagamit lang ang gitling kapag vowel nagsisimula yung susunod na salita, ha? Huwag ka na maglalagay ng gitling kapag consonant yung first letter ng salita. Halimbawa, maglaro, paglipad, at nagbihis. Walang gitling sa gitna ng mga ito. Lesson number 5, para ihiwalay ang isang salitang banyaga. Ginagamit din ang gitling para ihiwalay ang isang salitang banyaga. Madalas kapag gumagamit tayo ng salitang Ingles na nakasulat sa original nitong spelling. Halimbawa, pa-cute, ipa-schedule, at maki-boxing. E paano kung ang gusto mong sabihin, nagpapa-cute? Saan mo ilalagay ang gitling? Nag-papa-cute? Nagpa-pa-cute? O nagpapa-cute? Tandaan, nilalagay ang gitling para ihiwalay ang isang salitang banyaga. In this case, cute. Kaya, ilalagay natin ang gitling sa nagpapa-cute. Oops! Pero kapag binago mo na ang spelling ng salitang Ingles at tinagalize mo na ang pagkakabaybay dito, halimbawa, yung cute na C-U-T-E ay ginawa mo ng cute na K-Y-U-T, huwag mo nang lalagyan ng gitling sa gitna. Huwag mong sasabihin pa-K-Y-U-T cute. Ang sabihin mo, P-A-K-Y-U-T, pa-cute. And finally, lesson number 6, bagong tambalan. Medyo tricky at nakalilito ang lesson na ito, kaya ako nga siya nilagay sa huli. Ayon kasi sa komisyon sa wikang Filipino, wala talagang istriktong panuntunan kung kailan nilalagyan ng gitling ang mga tambalang salita. Marami kasing exceptions to the rule. Tambalang salita ang tawag kapag ipinagsasama mo ang dalawang salita tapos hindi siya lumilikha ng bagong kahulugan. Halimbawa, lipat bahay para sa lumipat ng bahay. Agaw buhay para sa isang taong naghihingalo or nag-aagaw buhay. At isip bata para sa isang matanda na ang isip ay parang sa bata. Sa ganitong pagkakataon, naglalagay ng gitling sa pagitan ng dalawang salita. Para bang ang sinasabi mo na kapag kinonek mo ang dalawang salitang ito, hindi naman talaga ikaw lumilikha ng bagong salita. You're just compounding the meaning of those two words. Pero may mga pagkakataon na hindi nilalagyan ng gitling ang mga tambalang salita. Lalo na kung yung pagsasanib ng dalawang salita ay lumilikha ng bagong kahulugan. Halimbawa, kapitbahay, hanapbuhay, at bahaghari. Walang gitling ang mga ito kasi you're essentially creating a new word. Kapag nilagyan mo ng gitling yung bahaghari, baka ang isipin ng mga tao, salawal or bahagyan ng hari. Pero kapag hindi mo nilagyan ng gitling, tuloy-tuloy lang ang basa dito, bahaghari na ang ibig sabihin, rainbow. O subukan naman natin sa salitang kapitbahay. Kapag nilagyan mo ng gitling sa gitna, yung kapit-bahay, baka ang isipin ng mga tao, nakakapit doon sa bahay. Pero kapag hindi mo siya nilagyan ng gitling, tuloy-tuloy lang ang basa dito, kapitbahay na ang ibig sabihin, neighbor or isang taong nakatira malapit sa iyong bahay. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, maraming exceptions to the rule. May ibang mga salita kasi tulad halimbawa ng balikbayan na hindi nilalagyan ng gitling sa gitna kahit na ang meaning naman nito ay isang taong bumabalik sa kanyang bayang tinubuan. Dahil sa ganitong mga exceptions to the rule, sa totoo lang, kahit ako medyo nalilito rin sa mga tambalang salita. Ang tip ko sa inyo, when in doubt, consult the dictionary. Oh, ready na ba kayo sa isang short quiz? Kumuha ng lapis at papel at isulat ang mga salitang aking babanggitin. Lalagyan mo ba ito ng gitling o hindi? Number 1, guni-guni. Number 2, muni-muni. Number 3,
pagmumuni-muni. Number 4, hampas lupa. Number 5, agam-agam. Number 6, maki-computer. Number 7, mag-aklas. Number 8, yung dessert na halo-halo. Number 9, maya-maya. At number 10, gamu-gamu. Kumusta? O, eto ang sagot. Walang gitling ang guni-guni. Kasi wala namang salitang guni. Pero may gitling ang muni-muni kasi may salitang muni. At ang ibig sabihin nito ay biya. Kaya ang pagmumuni-muni ay binabaybay na pagmumuni-muni. Katumbas ng pag-iisip ng malalim. Walang gitling ang hampas lupa. Kasi hindi mo naman hinahampas o pinapalo ang lupa. Ang ibig sabihin nito ay isang taong sobrang hirap. May gitling ang agam-agam dahil, yes, may salitang agam. Kung hindi ako nagkakamali, ang ibig sabihin ng agam ay alaala ng yumao o ng nakalipas. Samantalang ang agam-agam naman ay katumbas ng pag-aalinlangan or hesitation. May gitling din ang makikomputer, pero kapag ang pagkakasulat mo ay makikomputer na with a K, hindi mo nalalagyan ng dash sa gitna noon. May gitling din ang mag-aklas. Yung dessert na halo-halo, wala itong gitling. Pero kung ang gusto mong sabihin ay yung pinagsamang iba't ibang bagay as in mixed together, halo-halo ang sabihin mo. May gitling ang maya-maya kasi may root word na maya. Kapareho ito ng root word ng mamaya. Pero walang gitling ang gamo-gamo kasi walang salitang gamo. Medyo nakalilito talaga ang paglalagay ng gitling kasi nagbabago ang mga panuntunan sa pagdaan ng panahon. Language is evolving, ika nga nila. May mga salitang nilalagyan ng gitling noon pero wala ng gitling pagdaan ng panahon. Sorry kung medyo sumakit ang ulo ninyo sa lesson natin ngayon ha, pero sana meron pa rin kayong natutuhan. Muli, ako po si Cara David. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.